Hi mga kaprotohab! Ngayong araw na imbitahan ako magluto sa isang simpleng party dito sa bayan kasi nabalitaan nilang ako yung pinakamagaling na magluto ng kaldereta tsaka luñis. Wow! So yun nga, dahil dito sa aming bayan ako yung pinakamagaling na magluto ng luñis. So, another one. Ang luñis ay isang heirloom dish ng mga Ivatans. So, ang ginagamit natin dito yung magandang klaseng kanin ng baboy. Preferably yung organic na baboy, yung pinakain ng root crops. Ang proseso ng paglulunis, niluluto natin siya sa sarili niyang lard. Ang English niya is pork confit. So, ito ang paboritong ulam ng mga Ivatans, lalong-lalo na sa mga special occasions. So, bantayan natin, panoorin niyo yung pagluluto ko ng luñis. Okay, so sa pagluluto natin ng luñis, kailangan yung merong taba at merong karne. Oo, kasi i-render natin yung taba niya at siya yung magluluto sa karne. So usually ang pagluluto ng luñis, aabotin tayo ng at least mga 2 to 3 hours. Depende dun sa tanda ng baboy. So i-cubes-cubes natin yung pag slice natin, ganon. Tapos maganito kalalaki para madali-dali din siyang maluto. So ganyan. Kung mapapansin niyo rin yung baboy natin, hindi siya pinakuluan ng tubig, sa halip sinunog siya. So, kaya ang karne niya medyo semi-luto na rin. So, very traditional ang pag-prepare ng baboy natin. So ayun na siya, ito yung luñis, no? Unti-unti na siyang naluluto sa kanyang sariling mantika, na super init na mantika, super kasing hot ng nagluluto. Yan, so kung makita nyo, unti-unti na siya nagiging brown. Ibig sabihin, malapit na siyang maluto. Pag ganyan na, pag nag-umpisa ng mag-bubble yung oil, kailangan yung apoy natin medyo mahina na siya para hindi masunog ang ating luñis. So ito naman yung isang niluto ko, yung kaldereta. Pero yung main dish ko talaga is yung luñis. So dahil sa amin, marami kamang kamote, instead nagagamit tayo ng patatas, ang gagamitin naman natin ngayon ay sweet potato. Wow! So hindi ka na maglalagay ng sugar kasi may natural na siyang pampatamis. At the same time, may natural na siyang pampalapot kasi pag later on matutunaw yung kamote, yun na rin ang pinaka pampalapot natin. Wow! Looks so yummy! Sarap! Ito ang luto kong kasing sarap ko rin. What? Okay! Ready to deliver. Wow. Yan, so luto na ang ating luñis. Ready na siyang ilagay sa isa pang lalagyan. At again, ready na rin siyang i-deliver. So yung pagluluto ng luñis, natutunan pa namin ito sa aming mga ninuno. Nung unang panahon, kasi wala pang refrigerator, paminsan-minsan nagluluto sila ng pork. At ang ginagawa nila, hindi nila ini-smoke, niluluto nila sa pamamagitan ng tinatawag nga natin na luñis. In that way, mas napapahaba yung buhay ng luñis. In fact, kung maganda ang pagka-dip sa oil, kaya niyang tumagal ng 6 months na nandun lang siya. So this is one of the best way of preserving meat when you are in the island at wala tayong refrigerator.
So yun ang aking dalawang specialties sa araw na to. So ito yung kapatid kong walang naitulong sa pagluluto. Okay, hanggang sa muli mga ka-Proto Hub, at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa Batanes Proto sa mali. Hanggang sa muli mga ka-Proto Hub, at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa Proto Hub Batanes.